Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng hari, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan, basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko, gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus,
kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, February 8. Ako po ay humihingi ng dasal para sa inyo, para sa aking tatay, kamatayan ho ng aking unang ama, dahil dalawa ho ang tatay ko, no? Yung aking pong first father, si Teotimo Magdurulang, ngayon ho February 8 ang kanyang kamatayan. At isa ho sa mga lagi nating, sabi nga ay, we do not just remember the things but the memories. Isa yun sa mga napanood ko, ha? Sinabi doon sa akin, sinusubaybay ang palabas ngayon, no? Yung Manifest sa Netflix, no? Marami hong mga kaibigan ako nanonood din ho niyan, na may isang eksena doon na kung saan ay namatay yung kapatid nung nanay ng batang bida. Parang ang hirap intindihin. Yung kapatid ng nanay nung batang bida at nawala yung mga gamit, no? Ginawa ng nanay, tinago niya yung mga gamit ng namatay niyang kapatid. At yung anak ay na parang nagtampo, bakit mo tinatapon? Tinatapon mo yung mga gamit ng kapatid mo? Sabi lang nung nanay, ito very catchy, no? It is not just about the things, but the memories. Ang alaala. Hindi lang ang mga gamit. Yung mga gamit na yan, definitely mawawala yan. Masisira, mamimisplace mo, but not the memories. Ang mga gamit ay mawawala, maiiwan ang alaala. Kaya, ang ganda hong paalala ng mga pagbasa natin ngayon, speaking of alaala, ako'y napagalitan ng kapatid ko, naalala nyo last week, nabanggit ko yung aso namin na lima, yung dalawa lang ang naalala ko, no? Si Hachi at si Sonic. O ngayon, naalala ko na po yung tatlo pang natitira, si Shelby, si Sky, at si Axel. Kaya napakahalaga ho ng alaala talaga. You know, the names. Time will come, makakalimutan mo siguro pati pangalan nila. But not the memories. Yung mga sandali, yung tagpo, yung pagtatagpo at pagsasama ninyo ay maiiwan. At sa ating mga pagbasa ngayon, yan ang pinapaalala sa atin. Ano ang iiwan nating alaala? Napakaganda ho ng halimbawa ni Haring Solomon sa unang pagbasa natin kung saan siya ay tumayo sa harapan ng mga tao at nanalangin doon sa altar ng Diyos. Tumayo siya sa gitna nila bilang hari nila. Ang ganda ho ng dasal ni Solomon. Pakiusap sa Diyos. Isang haring nagdadasal. Yan ang kailangan natin. Isang leader na nagdadasal. Isang lingkod na nagdadasal. Lala ko yung aming teacher, sabi niya sa amin, kapag ang pare hindi masyado magaling kumanta, hindi masyado magaling mag-basketball, hindi masyado maganda magsalita, okay lang yan. Pero kapag ang pare hindi na nagdadasal, problema yan. Father, pwede po ba yun, hindi nagdadasal ang pare? Di ba araw-araw kayo nagmimisa? Ay minsan po kasi nagmimisa lang, pero nararamdaman nyo kung kami nagdadasal pa rin. At hindi lang po para sa amin yan, sa ating lahat. Alam mo, kapag kinukulang ka na ng dasal, tignan mo nangyayari sa buhay mo. Tignan mo nagiging ugali mo. Tignan mo kung paano ka tumbrato ng mga tao. Tignan mo kung paano ka mag-isip. Dasal.
Huwag kang mahiyang tumayo sa harap nila para magdasal, para gumawa ng mabuti, ng tama. Kaya tingnan hunin niyo ang paalala ni Kristo sa ating ebanghelyo. Lagi siyang binabantayan ng mga Pariseo, ng mga dalubhasa sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Eh, ano nang nasabi ni Kristo sa kanila? Mamang pagpaimbabaw. Hypocrites! Yan ba ang minana ninyo sa mga ninuno ninyo? Yan ba ang pinamana nila sa inyo? Ang pahirapan ang kapwa ninyo? Ang husgahan, saktan, maliitin, pagsamantalahan ng inyong kapwa? Dahil sa katalinuhan ninyo, sa kayamanan ninyo, yan ba ang pinamana nila sa inyo? Yan ba ang iniwan nilang alaala sa inyo? Araw-araw bumubuo tayo ng alaala, mga kapatid. Araw-araw. Kaya nga pagdating sa gabi, bago tayo matulog, meron tayong tinatawag na examination of conscience. Examination of conscience. Bago tayo matulog, balikan natin, anong alaala ang binuo ko sa araw na ito? Ano, dumami ang kaaway ko sa trabaho? Tumindi ang galit ko sa kapatid ko? Hindi pa rin kami lalo nagpapansin na ng anak ko, ng nanay ko, ng asawa? Anong alaala ang sinikap mong buuin sa araw na ito? Sa wakas, nag-usap na kami. Nagpatawad na ako. Sa wakas, natuto na akong magtiwala ulit at magbigay muli. Mga kapatid, sa araw na ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Huwag lang ho natin sikaping mag-iwan ng souvenir. Damit, bagay, pamanang kayamanan, pera, trabaho, negosyo, bahay. Sana araw-araw, matuto tayong mag-iwan ng alaala ng kabutihan natin. At huwag nating antayin na tayo ay aalis na, na tayo ay matatapos na, bago tayo maghanda ng alaala. Araw-araw, bumuo tayo ng isang mabuti at tamang alaala. Kaya nga lagi ko sinasabi, araw-araw, lalo mong mahalin, lalo mong pahalagaan ang mga taong kasama pa natin. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang bagong araw na ito. Ang araw na tanda ng iyong pagmamahal sa amin. Ang araw na magiging tanda rin ng pagmamahal namin sa iyo, sa kung paano kami bumubuo ng alaala. Panginoon, marami mang bagay ang nakalimutan na namin, ang nawala na sa amin, manatili nawa sa aming mga puso't isipan. Ang karanasan namin, kung paano mo kami pinatawad, kung paano mo kami pinagaling, kung paano mo kami minahal, kung paano mo kami niligtas. At nawa, Panginoon, gabayan niyo po kami at tulungan araw-araw na kami ay makapag-iwan ng isang mabuting alaala ng buhay namin sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, maging sa mga taong hindi namin kakilala. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang bawat kabutihang nagagawa namin. Hindi man kami perpekto, kami man po ay may mga kahinaan at kapintasan din. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw na tunay naming Diyos, ikaw ang tunay na magbibigay sa amin ng kakayahang magbigay at bumuo ng alaalang tama. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.